Hello guys! For today's video, actually, alam ko yung iba sa inyo narinig na December 27 ay ipapatupad na ang batas ng SIM registration. Ngayon, inuulan ng tanong ang aming opisina kung paano ba ito. May mga ibang medyo nagpapanik kasi natatakot sila kung mawawala ba yung number nila, kung hindi nila narehistro, o kung paano gagawin nila dahil medyo hindi pa malinaw ito. Huwag kayong mag-alala, meron pong gabay para dyan. Ibibigay ko po sa inyo, step by step, ang mga dapat malaman ninyo ukol dito at papanong gagawin para magparehistro. Ito ang mga madalas na tinatanong. Paano nga po ba magparehistro? Ang bawat telco ay magkakaroon ng kanilang sariling website or mobile application para inyong i-fill out. Para sa mga menor de edad, patnubay at gabay ang kailangan. Irehistro ang SIM sa ilalim ng pangalan ng inyong magulang o guardian. Ito ang mga valid IDs na maaari ninyong isubmit. Paano kung walang signal? At malayo bahay ko? Anong gagawin ko? Kung kayo ay nakatira sa lugar na walang signal, trabaho ng telco at ng mga ahensya ng gobyerno na mapuntahan ang inyong lugar upang kayo ay makarehistro. Paalala, wala pong bayad dito ha? Huwag magpapaloko. Paano kung marami po akong SIM? Walang limit sa dami ng SIM na pwede mong bilhin. Sky's the limit. Ang mahalaga ay nakarehistro ito sa kung sino talaga ang may-ari. Paano pag ayaw ko magparehistro? I-deactivate ng telco ang inyong SIM kung hindi ka pa nakakapagparehistro sa loob ng 180 days. 6 months yan, plus a possible 120 days extension mula sa implementasyon ng batas. Hindi mo na matetext ang crush mo, pero may one more chance ka pa sa loob ng 5 araw ay pwede mo pang ipa-activate uli ang na-deactivate mong SIM. Paano masisiguro ang kaligtasan ng impormasyon ko? Sa pakikipagtulungan ng NTC at iba pang mga government agency, magkakaroon tayo ng information dissemination campaign upang malaman ninyo ang proseso ng pagrerehistro ng SIM. Hindi rin natin pababayaan na magamit sa maling paraan ang impormasyon inyong ibibigay sa mga telco dahil ginawang batas na ito upang matigil na ang pang-aabuso ng mga kriminal at scammer sa ating mga kababayan. Sana nakatulong kahit papano ang impormasyon na ito. Siyempre pag may bagong batas, nangangapa tayong lahat. Pero nandito kami para liwanagin ito at ulit, huwag mahihiyang magtanong.